Ako po ang inyong lingkod, Father Anton Pascual ng Radyo Veritas. At ngayon po ako'y inalad na manyayahan na ibahagi sa atin ang napakagandang pangako ng muling pagkabuhay ni Kristo. The promise of Easter. Napakahalaga mga kapanalig na pagnilayan po natin yan. Pagnilayan mo yan sapagkat tayo po ang Easter people. We are the Easter Christians. 2,000 taon na ang nakakaraan. Nagtagumpay na si Kristo sa kamatayan. Nagtagumpay na si Kristo sa kasamaan. Nagtagumpay na si Kristo sa kamatayan. At tayo ang nagpapatotoo na buhay ang Diyos. Nagtagumpay si Kristo para sa ating lahat. Ano ang pangako ng muling pagkabuhay ni Kristo? Na ang Panginoon ay nagtagumpay na. At lahat tayo ay dapat mga anak ng tagumpay. We should be men and women of victory. Victorious lives. Kayo ba'y tagumpay sa buhay mo? Baka isang kahig, 13 ka. Hindi ka nakapag-aral. Ang dami nating nararanasang mga krisis at pagsubok. Baka ngayon, ikaw, kapatid, ay may nararanasang mabigat na hapis at kapigatian sa buhay. Pain and suffering. Ikay biktima ng kalamidad, nagawa ng kalikasan, o gawa ng tao. At maraming ganyan. Marami pong mga kababayan tayo na nakakaranas ng matinding paghihirap, pagdurusa. At sila'y nagtatanong sa simbahan, nagtatanong sa pare, nasaan ang Diyos sa harap ng mga pagdurusa ito? Akala natin, nagtagumpay na ang Panginoon. Bakit tayo nagdurusa? Katolikong bansa pa naman tayo. Ang tindi ng corruption sa ating bayan. Sabi, 250 billion daw isang taon ang nakukurap ng pamahalaan. Pataas ang pataas ang self-rated poverty at 22%. Asaan? Si Kristong nagtagumpay. Ano ang pangako ng Easter? Ang pangako ng Easter ay hope. Yes, the virtue of hope, the grace of hope, to hope even against all hopes. Umasa tayo sa Diyos, at sa Diyos lamang tayo umasa, sapagkat nagtagumpay na ang Diyos, at ang kanyang tagumpay ay para sa iyo. Kaya dapat nagtatagumpay ka din. Kaya ang tanong, siguro, ang tanong sa atin, ba't hindi tayo nagtatagumpay? Siguro iba, inaasahan ng tao. Baka umaasa ka sa tao. You're hoping that someone will liberate us from all pains and poverty. Umaasa ka sa tao. Maasahan mo pa si Pinoy na magpapalaya sa atin sa kahirapan at kawalan. Ang iba na may umaasa sa organisasyon. Meron bang organisasyon sa balat ng lupa na may sagot sa lahat ng suliranin ng mundo? O kaya umaasa ka sa isang ideolohiya o isang kaisipan na siyang susi sa utopia o langit sa lupa. Alam po natin mga kapanalig, bigo. Bigo tayo. Wala tayong maaasahan kapag aasa ka sa tao, sa organisasyon o anumang ideolohiya. Isa lang ang asahan mo. Isa lang ang susi sa ating paglaya sa lahat ng paghihirap at pagdurusa ng mundo. God and God alone in Jesus Christ. God and God alone in Jesus Christ. Ano ba ugat ng mga kasamaan sa mundong ito? Ano ba ugat ng lahat ng paghihirap sa mundong ito? Isa lang naman ang ugat eh. Alam po natin yan, no? Ito'y atin-atin na lang. Isa lang naman ang ugat ng lahat ng pains and sufferings ng ating buhay. Selfishness. Selfishness. Sakimantao. Kaya tayo nakakaranas ng paghihirap. Kaya tayo nakakaranas ng karahasan. Kaya tayo nakakaranas ng pagkasira ng ating lipunan. Sabi nga, lalo-lalo na, sabi ni Pope Benedict, pagkasira ng kalikasan, ecological degradation, dahil sa kasakiman ng tao. Man is selfish, greedy, dahil sa kanyang ego. Kala mo, sa totoo lang, ang kalaban naman natin talaga hindi demonyo eh. Ang kalaban natin, ang sarili natin. Ang kasakiman sa ating sarili. Kaya kung ikaw
ay nakakaranas ng pagdurusa ngayon. Tiyak ko, may sakim na katabi mo. Katabi mo siguro yung sakim. O nag-asawa ka sa isang taong sakim. O baka ikaw mismo ang sakim. Kaya't nagdurusa ang pamilya mo, nagdurusa ang mag-anak natin, nagdurusa ang ating lipunan. Pati nga si Kristo ay biktima ng kasakiman ng tao. Even Jesus, on the cross, was the victim of man's selfishness and cruelty. Ngunit anong ginamit ang Panginoon? Anong ginamit ang kapangyarihan upang magtagumpay sa lahat ng kasalanan, kasamaan at kamatayan sa mundong ibabaw 2,000 taon na nakakaraan? What brought about the victory of the Lord over sin, suffering, and death? What brought about the resurrection of the Lord? The power of the resurrection. Ito po walang iba kung hindi ang kapangyarihan ng pag-ibig at pagmamalasakit ng Diyos. Yes, the power of love and compassion. The greatest gift of all, the power of God, is the power of love and compassion. Yan po ang pag-asa na ating isasabuhay sa araw-araw ng ating buhay. Sapagkat ang susi upang dumaloy ang kapangyarihan ng pagliligtas ng Diyos ay ang gift, the greatest gift of love. Kapag tayo nagmamahal, kapag tayo nagmamalasakit sa bawat isa, bumubukas ang langit at bumubuhos ang grasya ng pagliligtas ng Diyos. Tandaan po natin yan. Kapag tayo nagmamahal at nagmamalasakit tulad ng pagmamahal at pagmamalasakit ni Kristo, dumadaloy ang grasya ng pagpapagaling, pagkapatawad, at pagkapalaya ng Diyos sa lahat ng umaalipin sa atin. Sa pagdaan ng panahon, alam po natin, natutuhan na natin bilang tao na ang sakit at pagdurusa ay hindi galing sa Diyos. Hindi galing sa Diyos. Ang ating mga pains and sufferings, ang iyong sakit, ang iyong pagdurusa, ang iyong problema, hindi galing sa Diyos yan. Yan ay epekto ng kasamaan ng tao. Kawalan ng responsibilidad. Ngunit pinapahintulot ng Diyos sapagkat nothing comes by accident. Walang aksidente sa buhay ng tao upang subukan ka at patatagin at ikaw ay kumilala sa Panginoon. At sa lahat sa atin na nakakaranas ng pain and suffering, right now, right here, kasama mo ang Diyos. Yan ang tanda ng pag-ibig at pagmamalasakit. Kasama mo ang Diyos, pati sa iyong paghihirap at sa iyong pagdurusa. Hindi ka iniiwan ng Panginoon. Huwag mong kalilimutan yan. At nawa sa iyong mga nararanasang paghihirap at pagdurusa, madama mo ang pag-ibig at pagmamalasakit ng Diyos sa pamamagitan ng iyong kapwa. Ito ang Christian hope na inaasahan nating lahat. Nagtagumpay na si Kristo at tayong lahat ay magtatagumpay din kapag tayo ay nagmamahal at nagmamalasakit sa bawat isa. Sabi nga ng isang kilalang French mystic, nagbago ang mukha ng mundo nang nasumpungan ng tao ang kapangyarihan ng apoy. Ngunit nagbabagong muli ang balat ng lupa kapag ating nasumpungan ang kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos.